Ang pagkakaroon ng kumpleto at masayang pamilya ay isa sa pinapangarap ng bawat isa. Ngunit ang magkapatid na ito ay nagkaroon ng matinding karanasan. Ang kanilang ina ay may sakit sa pag-iisip at hindi na nila nasilayan ang kanilang mga ama simula nung isinilang sila. Sila lamang ay nakatira sa barong-barong na gawa sa dahon ng niyog at trapal naman sa dingding nito na gawa kasama ang kanilang tita. Sa murang edad, mulat na sila sa kahirapan. Ang nakakatandang kapatid nito na si Lourdes, 17 taong gulang ang nagsisilbing magulang sa mga kapatid nito. Mga kalingap, maliban kay Erica na natulungan natin, isa din sila sa dumurog sa puso ko. Nang malaman ko ang kanilang totoong sitwasyon at kalagayan, ako ay naawa sa kanila. Ang mga anak ko niya, kahit pa tayo ay nangihirap. Ayoko mawala yung mga batang ito sa akin, sir. Anak ko na rin ito. Nakikita ko sa kanila ang labis na kalungkutan dahil sila na lang mismo ang bumubuhay sa kanilang sarili. Nagbebenta ng pako, talbos ng gabi at paggagamas ang tanging trabaho ni Lourdes para matustusan lamang ang kanilang pangangailangan. Mga kalingap, panoorin natin ang kwento ni Lourdes, Generous at Bernie, ang magkakapatid na iniwan ng kanilang ama. At panoorin natin kung paano nila kinakaya ang kanilang mga problema at pinagdadaanan sa buhay. Hello mga kalingap, isang pagpalang araw po sa ating lahat and welcome po sa ating YouTube channel mga kalingap, ang Rawal of Malalag. So if you are new to my channel, please subscribe Rawal of Malalag and hit the notification bell to be updated for more videos. And syempre, kina Kuya Val, Val Santos Matubang and kay Kalingap Rab. So in for today's vlog mga kalingap, meron po tayong bibistahin po mga kalingap na isa pong beneficiary po ni Kuya Mario's vlog. Ito po ay na-refer sa atin ngayon mga kalingap ni Kuya Mario at ngayong araw na ito ay atin pong pupuntahan mga kalingap, no? Actually, hindi ko po ito napanood po sa vlog ni Kuya Mario. So ngayon po, malalaman po natin sabay-sabay po ano, kung ano pong istorya po ng batang ito, ano po ang buhay po niya mga kalingap. Nang sa gayon po, kung may itutulong po tayo sa kanya, andito po ang team kalingap, no, para handang susuporta po ito sa batang ito. So tara mga kalingap, dyan po yung bahay po niya. Nakita po natin banda. So maliit lamang po mga kalingap, no, at medyo... ano lang po, barong-barong lang po ano mga kalingap. Yung bubong po niyan is trapal at meron pong dingding po na dahon po ng niyog. So andito po si Kuya Mario para mas lalo po nating malaman kung paano po niya ito nakilala. Kuya Mario, pang ilang ano muna po to? Bisita po dito sa beneficiary na ito. Pangalawa pa lang ito. Pangalawang beses. Oo. So Kuya Mario, ano pong background po? Ano pong istorya po ng batang ito? Bakit kailangan talaga ng tulong or kailangan talaga nating lingapin sa ating programa ang Team Kalingap? Okay, ano. So ngayon, wag na lang natin ungkatin kung ano mang mga status nila noon. Ano? Dahil kung uungkatin mo, talaga napaka mahirap talaga dahil iba yung pinagdaanan nila. So ngayon Kuya Mario, medyo ako na lang natin ngayon na kung ano man yung hinaharap nila ngayon, yun na lang kasi kung ano sa kasalukuyan. Kasi kung ungkatin natin yung dati noon, baka magka-pulisan tayo o ganun. Dahil nga Siyempre Kuya, para din meron akong idea, di ba? Ano po pala ang nagiging problema po talaga dito? Ang problema dito, wala talaga silang matirhan, walang makain dahil yung kanyang magulang, yung
kanyang ina ay hindi kun yung pag-iisip ba. Ah, okay. So, hindi wala po sa tamang wala pag-iisip. Wala sa tamang pag-iisip. Kaya pinabayaan na yan dyan. At kung tatanungin mo naman yung mga magulang niyan, yung mga ama. Kaya so, marami. Isa't isa yung bawat isang anak, isang ganun na yung nga na-rape siya. Ah, yung bata? Oo, limang ama. Limang kwan yan. Ni-rape lang yun. Sa yung panganay? Oo. Kaya hindi mo alam kung sino yung kanilang mga magulang. So ngayon, sino po ang kasama po ng batang ito dito sa bahay po niya? Wala. Wala talaga niya. Ang nakaka-tumitingin-tingin lang dyan, itong tiyain. May tiyain siya na talagang hirap din. Kung makita mo yung bahay niya, oh, talagang hirap din siya. Ayan. At yun nga, na bulldozer na rin. Sige po kuya, ano po, pupuntahan po natin ngayon, no? Siyempre, alamin natin yung buhay, makakalinga po yung istorya po, ano? Para nang sa gayon po, mas malaman po natin yung totoong buhay po nito, no? Ano po talaga yung sitwasyon po ng batang ito, makakalinga. Mabuti nga ngayon, kahit pa paano may kinakain. Ayun. So tara po, makakalinga. Puntahan po natin doon. So ayun mga kalingap, ito po yung kanilang bahay, ano, dito po sila natutulog. Hello po, kumusta? Ako si Ruel, ano, kasamahan ni Kuya Mario. So pwede kang sino kasama nyo dito? Ito yung bahay nyo? Opo, kami lang po tatlo. Tatlo lang kayo? Kasi lalagay ko muna ito. So ilan kayo magkakapatid? Lahat? Ano po, lima. Lima? Saan si mama mo? Naglalayas po. Naglalayas. Si papa, saan man? Wala po kaming papa. So, di nyo nakilala si papa nyo? Opo. Simula nung maliliit pa kayo. Si mama, anong mang trabaho ni mama nyo? Wala po. Lalayas lang po. Maghapon. So, bali, sino po ang ano dito? Sino ang sumusuporta sa inyo? Siyempre, maliliit pa kayo. Ikaw yung panganay? Opo. Anong pangalan mo? Lourdes po. Lourdes. Ilang taon ka na? 17 po. 17. Nag-aaral ka pa? Opo. Ay, grabe yung bahay lang, mga kalingap, ano? Sino bang gumawa nito? Kami po ni tita. So, yung sumusuporta sa inyo, si tita mo? Opo. Si tita. Anong trabaho ni tita mo? Wala din. So, nakakatulong pa din siya sa inyo kahit wala siyang trabaho. So, saan yung dalawang kapatid mo? Ito po. Ah, bali tatlo kayo? Ito yung bunso. Siya po. Nakilala ka pala ni Kuya Mario dito? Kilala mo si Kuya Mario? Opo. Ito? Oo. So, bakit, paano kanya natagpuan dito? Nakita lang po kami. Nakita ka? Hindi lang po. Nagkukuha na yung gulay nyo. Napabenta nyo? So, ayan. Pwede ba namin malaman, Lourdes, kung anong problema? Para malaman namin. Kasi ako, tumutulong ako. Tumutulong ako sa mga nangangailangan talaga. Diba? So, ngayon gusto kong malaman kung ano pong problema nyo. Kung anong pwede maitulong namin. Sige, pwede kang magbahagi sa amin. Pwede mo i-share. Gusto ko lang po ay magkaroon kami ng bahay. Karoon ng bahay. At saka po makapagtapos ng pag-aaral. At sana po matulungan niya po kami. Dahil po sa hirap ng buhay namin. So, kumusta ang ano niyo dito? Yung pagtira niyo dito? Gaano ba kahirap? Wala si mama. Si papa wala din. Mahirap po talaga. At ako, kami lang po. Si tita po ang nag-aalaga lang po sa amin. So ngayon, pwede mo ba sabihin sa amin kung anong naging dahilan? Kung bakit si mama mo umaalis? Nag-aalis po si mama para maano lang po makipaglaro sa mga bata. Ay siya. Saan siya ngayon?
Andiyan po, lalayas lang po sa ilid-ilid. So, bali ano, si mama mo may sakit? Tama ba? Ay, grabe. So, gaano kahirap na ganyan, Lourdes, na makita mo si mama mo? Sabihin natin na wala sa tamang pag-iisip, di ba? Kasi ganyan ang kanyang ginagawa. So, gaano kahirap bilang panganay ka? Tapos nakikita mo na ganyan si mama mo. At isa pa, wala si papa nyo. Masakit. Masakit sa loob mo. So yung pang-araw-araw nyo, kumusta naman yung buhay-buhay nyo dito? Kayo lang magkakapatid? Ayos naman. Okay naman. Kakapagtinda pa po ako. Anong tinitinda mong gulay? Pako po. Ah, bagi. Yung pako. Sa ngayon, wala, hindi ka kumukuha ngayon. Opo. Grabe, walang kagamit-gamit mga kalinga po. Talagang dito kayo natutulog. Eh paano kung umuulan? Saan kayo lumilipat? Dito lang. Ay. Grabe, yun may tubig silang isang galon mga kalingap. Si mama mo saan umuwi? Dito din? Dito din? Oh. O kahit sa ibang-ibang bahay? Minsan po dito. Dito minsan? Tapos minsan po sa mga ibang bahay. So, wala bang ibang tumulong sa inyo na magiging ano kayo? Yung mabigyan kayo ng ibang pagkain, ganyan? Wala man? Si tita mo lang? Hirap po ng buhay nila, no? Ah, ito po mga kalingap, no? Talagang aramdam natin yung kahirapan talaga sa magkapatid na ito, no? At syempre, ng dahilan din po sa sitwasyon po ng kanilang mga magulang, si mama po niya, wala po sa tamang pag-iisip mga kalingap. Ilang taon na? Matagal na? Opo. Sa tingin mo, Lourdes, anong naging dahilan kung bakit naging ganyan si mama niyo? Wala daw po nung pagkabata nila. Magkasakit po si mama daw po ng sobra. Tapos po makakainom ng gamot. Naluto po ata daw yung utak. Ay siya. So nung pinapalaki kayo, andyan si mama nyo? Opo. Hanggang sa lumaki kayo. Anong trabaho niya noon? Wala rin. So grabe, ano nga kalingap, 17 years old po. Si Nining, ilang taon na yun, kapatid mo isa? Ano po, 13. 13, tapos ito? Ano po, 8. 8? Lahat kayo nag-aaral? Opo. Ay, grabe, sinong tumutulong sa inyong pag-aaral? Si tita lang po. Si tita, binibigyan kayo ng baon? Minsan po, wala po kami pang baon. Minsan wala mo pang baon. Sino nagluluto ng pang-umagahan nyo? Ikaw lang. Kami po. Tulong po kami ni kapatid. May pwede makakon doon. Pwede makapagsalita. Ah, sige kuya. Kasi ito, Kasi dati, ito si Bernie, yan, natulungan ko na yan. Ito. Oo, yung bunso. Noon na hindi ko pa nakita yan. Noong nakita ko ito si Bernie, wala siyang, ibig sabihin, 11 years old na siya, wala siyang birth certificate, hindi pumapasok, wala. So, natulungan ko siya hanggat napaaral ko. Ito? Oo. Kaya ngayon nag-aaral yan dahil lang sa akin. Ay, grabe. Kaya ngayon, nung nakita ko, pag bakasyon ko bumalik ako dito, nakita ko na siya. Sabi ko, hindi ko na, oo. Sabi ko, hindi ko na ito kaya. Kaya nga, noon pa sinabi ko na sa'yo na ganun. Kaya, ayun. Ngayon lang ko nakita sila. So ayan po ano, mga kalingap. Yan po pala yung istorya mga kalingap na ito pong bunsong kapatid po ni Lourdes ay inaalagaan na po ni Kuya Mario, no? Ikaw hanggang ngayon, sinusuportahan mo sa pag-aaral? Oo. Napaaral ko siya, medyo parang pumunta ako doon sa Kalibo, pumunta ako doon. Sa Aklan, pumunta ako doon. Ano, nahinto ba? Or? Hindi, dire-diretso siya. Hanggang ngayon, nag-umaaral na siya. Umalis ako, kompleto na siya lahat, nag-aaral na siya lahat. Lahat ng papeles niya, kompleto na. Ay, grabe. So, ayun po. Thank you kay Kuya Mario, no, mga kalingap. And di pala alam ni Kuya Mario na ganito pala yung sitwasyon po ng buhay po ni, ano pa ito? Bernie.
Bernie, pangalan mo? Ilan taon ka na? May ilan taon ka na? 8 ka na? 11. Ah, 11. Anong grade ka na? Kinder ata. Hindi marunong magsalita kasi. Oh. Kaya yung mga ilan yan, hindi ka magsasalita. Hindi. Grabe, ano mga kalingap. So, ayan. Lourdes, anong pangarap mo paglaki? Anong gusto mong maging? Maging ano po? Teacher. Teacher? Opo. Mm-hmm. So, para sa iyo, Lourdes, gaano ka-importante yung pag-aaral? Napaka-importante para sa inyo. Opo. No? So, nung umuwi si mamam niyo dito, nakakausap niyo ba? O hindi? Nakakausap po. Man. Pero yung mga sinasabi niya, ano naman, yung tawag dito, yung nasa tama naman. Or minsan? Minsan po. Or minsan, medyo yung bata yung pag-iisip, ganyan ba? So, hindi ba napatingnan yun sa ano, sa doktor noon? Napatingnan daw po. Tapos, anong nangyari? Hindi na daw po talaga gagawin. Mm-hmm. Nakita mo yung mama niya, kuya? Hindi mo rin makakausap. Hindi makakausap. Grabe, ano mga kalingap. So, ngayon, Lourdes, paano mo kinakaya? Siyempre, ikaw yung panganay. At ikaw yung nag-iisip, di ba? Kinabukasan, anong kakainin namin, di ba? Paano mo itataguyod ito, mga kapatid mo? Gaano ba kahirap sa'yo, Lourdes? Siyempre, nag-aaral ka pa. Anong grade ka na? Grade 6. Mahirap ba sa'yo? Opo. Sobra pong hirap. Ayan po, mga kalingap, no? So, ito po ang naging bunga po, mga kalingap, ng ano po, buhay po, no, nila Lourdes. Yung mama po niya ay ganyan po, may sakit po, mga kalingap. Si papa niyo, tawag dito, hindi niyo nakikita simula ng bata pa kayo? Hindi po. Wala na po, kaming namulatan na ang... Wala na? Wala po. So, ano pang nagiging problema niyo dito, Lourdes? Siyempre, maliban sa tahanan niyo, sa bahay niyo, sa pagkain-kain. So, ano pang problema na medyo, sa tingin mo, nahihirapan kayo? Opo. So, anong naramdam nung Lourdes nung nakilala kayo ni Kuya Mario, nadalaw kayo dito? Masaya po. Masaya kayo? Bakit naging emotional ka? Bakit naiiyak ka? Ano bang iniisip mo ngayon? Iniisip mo yung buhay nyo? Iiyak mo lang yan, di ba? Para syempre mailabas mo yung problema, ganyan. Kasi andito naman kami. Sa grupo kami ng Team Kalingap, di ba? Tapos tutulong kami, no, hanggat sa abot ng aming makakaya kung anong pwede naman maitulong sa inyo. Kaya ayan, nakilala ka namin, di ba? Ni-refer ka sa amin ni Kuya Mario. Yung iba, kapatid mo, baka may sasabihin. Ano pangalan yan? Generous, anong nararamdaman mo ngayon? Andito si Kuya Ruel tsaka si Kuya Mario. Masaya po. Para sa'yo, gaano ba kahirap yung buhay nyo dito? Siyempre, kayo lang tatlo magkakasama. Tapos ganyan pa sitwasyon ni mama nyo. So, gaano ba kahirap? Mahirap po masyado. Ano ba yung naranasan nyo? Talagang hindi nyo makakalimutan na sobrang hirap ng buhay. Pero ayaw namin sumuko. Ano ba yun? Yung nag-aaral kayo? Walang baon? Generous, mga kalingap. So, buti na lang, hindi, syempre yung bahay nyo dito, hindi maayos naman. Hindi kayo natatakot? Hindi. Ha? Hindi kayo natatakot? Grabe yung bahay na, mga kalingap, ano. Wala pang pintuan ito.
paano nyo kinakaya dito? Tatlo kayo dito nakahiga. Pag ganito? Opo. Nakapatong yung paa. Ay, grabe mga kalingap na. Ano ba yung ano nyo? Ano bang... Saan kayong muhugot ng lakas ng loob nyo? Yung... Siyempre, hindi kinawala ng pag-asa. Sa ano po? Panginoon. Sa Panginoon. Ang tama po ayun, no? Talagang hindi kinawala ng pag-asa sa kabila ng sitwasyon nyo ngayon dito. Yun. Naging emotional si General. General, anong problema mo? Anong pwede mong sabihin ngayon? Bakit naiiyak ka? Ha? Nahirapan din kayo sa buhay niyo? Si mama niyo, kumusta kayo doon? Naawa kayo sa mama niyo? Opo. Pero yung pagkain ni mama niyo, araw-araw naman nakakain. Bihira rin po. Bihira lang din. Anong grade na si Generals? Grade 4 po. Grade 4. Ayun, bilib tayo sa kanila mga kalingap, no? Kahit po ganito po yung kanilang sitwasyon, no? Ganito po ang kanilang kalagayan mga kalingap. Ngunit hindi pa rin pinabayaan yung kanilang pag-aaral, no? Kasi nung punta namin dito, may pasok po ito sila, kaya hindi ko po na-vlog. So ngayon po, Linggo mga kalingap, binisita ko po sila mga kalingap, no? And ayan, nadatnan po natin sila ngayon. So, anong araw ka kumukuha ng pako, tsaka yung gabi, anong araw yun? Sabado, Linggo po. Sabado. So ngayon, kukuha ka sana? Opo. So magkano yung sinasahod mo dyan, magkano kinikita mo? Pag na-ibenta? 100 So pang ilang araw nyo na yung konsumo yan or allowance? Ano po, 5. 5 araw? Grabe mga kalingap. 100 pesos mga kalingap, no? Kinakasya po sa limang araw. Okay. So ngayon may saing na kayo? Saan kayo nagluluto? Doon po. Ah, sa labasan. Grabe mga kalingap. Yun, sa bato lang po mga kalingap. At grabe yung bahay talaga, no? Yan, makikita po natin mga kalingap. Di ba malamig dito pag gabi? Siyempre malamig. Di ba? May mga kumot kayo? Meron po, isa lang. Isa lang? Ate-ate na lang kayo? Opo. Grabe mga kalingap. Grabe po ang dinanas po ng magkapatid na ito, no? So, ngayon, Lourdes, anong mahihiling mo sa akin ngayon? Meron ba kayong makakain? May bigas pa kayo dyan? Wala na po. Ubus na. Ayan. Ano bang karani mong inuulam nyo dito? Asin po. Asin? Wow. Ayun mga kalinga po. Ito yung karaniwang inuulam nyo? Opo. Grabe. Kakaawa po mga kalingap. Deserve po talaga ng ating tulong itong magkapatid na ito. At talagang nagsusumikap mga kalingap, no? Ayan si Lourdes. Naghanap buhay, no? Sideline po sa paghanap po ng pagkukuha ng pako tsaka yung gabi. And talagang hindi nila kinalimutan yung kanilang pag-aaral, no? Yung pag-aaral nila ay talagang pumapasok po sila araw-araw, no? Minsan po si tita nyo, walang maiabot na pambaon. Wala rin po. Pero hindi sumagi sa isip nyo na, ay mag-absent po na kami ngayon kasi walang baon. Hindi, talagang pumasok talaga kayo. Opo. Grabe. Yun mga kalina. Pwede ba makausap si tita mo? Ito si tita mo, ayun si tita mo. Ayan po mga kalingap. Dito po si... Ano pangalan niyo po? Dito po ate. Nanay Maribel po. Nanay Maribel. Ate, ano pong sitwasyon po nila dito? Ano pong
ang buhay po nila, bakit po nagkaganito po? Kasi po yung pong mga nanay po, yung pong nanay nila ay may sayad po, may ano po, diferensya po sa tagal na po. Pag-iisip. Opo, inborn po kasi yung nanay nila. So bali po, ako na po ang tumatay yung nanay nila. Ay, ikaw na po. Opo, kasi ako na may po ang... May pamilya din po kayo. Opo, na ano po, napindot ko po yata. Kasi po, may pamilya po ako dati, ay nagkahiwalay po kami nung una kong asawa. Ngayon po, nung magkahiwalay po kami, 3 taon po ang nakalipas, nagkaasawa naman po ako ng taga rito. E ngayon po, itong kung tawagin po ay si Alan Silvio. E ngayon po, nung mabalitaan ko po na ito ay mga inaapi po doon sa South Road, sa dati nilang pinagtitirhan, kinuha ko po yan, inilaban ko po yan ng barangayan doon sa Malatak. Ayaw pa nga po sa akin ibigay nung mga tinitirahan doon kasi po pinag-iintiresan nila po yung ano yung pong panganay. Ay kaya po yung nanay po niyan, hindi naman po sa, hindi po ako sa naghahambog sir. Sa totoong buhay lang po, ang mga papa po niyan ay hindi rin po namin iba. Yun po ang ano niyan, masakla po niyan. Kaya po ako po ngayon, naghihirap po ako na kung papaanihin ko po sila kasi po itong mga batang ito ay anak sa pagkadalaga ng aking kapatid na panganay. Ngayon po, itong mga bata po, nung mamatay naman po itong naging kapisan kong pangalawa, pinaalis na rin po kami dyan sa tinitirhan na namin. Kaya ito pong mga bata nangangalat, hindi ko naman po sila mapagkasya dito sa Kubo-Kubo kasi wala nga pong maayos na posisyon. So bali po ang ginawa ko na lang, ginawa-gawaan ko na lang po dito ng matitirhanan para po mapagmasdan po yung mga bata. Kasi po dito po sa paligid marami pong mga parainom. Ay baka po natatakot ako sir, baka po sir ay yung mga bata ay matulad naman dun sa nanay nila na nagkaroon ng... nagkaroon ng sa mga anak ay wala namang sariling ama. Kaya po ako po ay nakikiusap po sa inyo, sir. Kung maaari po ay matulungan naman po ninyo kami magtitiya. Awang-awa na po ako sa mga pamangkin ko. Hindi ko na po alam, sir, kung saan ko na yung dadaralain. Pero kayo po mismo, ate, ano po, saan po kayo kumukuha din ng pangtustos niyo po sa araw-araw? May minsan po, sir, naglalabada po ako. May minsan po, sir, ako ay naglalako-lako. Kung minsan po ay may nagpapagama sa amin magtitiya. Yan, gagapas po kami kung minsan. Yan po ang pangunahin naming hanap buhay. Kaya kung may sobra doon, eh, binibigay nyo dito. Opo. Eh, halimbawa naman po, nahati nyo naman po. Halimbawa po, yung kinikita nyo sa araw na ito, ikasya lang para sa pamilya nyo, ate. Opo. Eh, ano pong ginagawa nyo po para... Ay, ang ginagawa ko po, sir. Siyempre po, hindi ko naman po sila kayang tiisin. Kung ano po ang meron ako, hati-hati na lang po kami. Minsan po ay pag ako naggugulay, sinasakop ko po sila ng ulam. Anak ko kayo ay magsain kayo, Hana. Ito anak ko yung bigas ninyo. Bibigyan ko na lang ako kayo ng ulam kasi hindi pa naman baga po marurunong na masyado magluto ng ulam. Ako na po yung nagpa-process ng pang-ulam nila. Kaya po, yung mga batang yan ay halos ayaw ko pong malayo din sa akin kasi po yung mga bata, wala po silang ibang mapupuntahan kundi ako na lang po. Ikaw na lang talaga? Po. Kasi po dadalawa lang po kaming magkapatid, ako po yung bunso. Kaya ito pong mga batang ito, tinurin ko na rin po yan mga anak. Mga anak mo din? Po. Tatlo lang po yan sila, ate? Po, tatlo po yan. Sa ngayon po, ate, kumusta po ang sitwasyon po ng kanilang mama? Ay, wala po yung mama po nila. May ano na po, lalo pong lumala yung mama nila. Kasi po, sir, pag kami baga po ay ano, pinapaglinis namin ang bahay, pinapaglaba po namin siya. Ang nangyayari po ay inaaway po kami nung mama niyan. Yun po yung kapatid niyo po, ate? Po. Ah, okay. Kasi po yung mama po nila, hindi po normal na yung pag-iisip niya, hindi po maayos yung pag-iisip. Oo, simula nung pagsilang talaga, inborn na. Po. Gayun na po siya. At saka po yung ito pong si Lourdes, nabanggaan po yan nung nag-iiskwela po yan ng grade 1. Nabali po yung ano niya, buto niya dito. Ah, sumahita. Kaya po dapat po sana high school na po yan ngayon. Naantala po yan ng
dalawang taon. Oo. Kasi po hinintay po namin yung pagdugtong ng kanyang buto sa hita. Bali po umabot din po kami sa hospital ng mag-iisang buwan. Na-admit po kasi siya ay November 1. Tapos nailabas ko po siya ay December 21. So medyo isang buwan nga. Oo. Sa mga araw na yun natin, talagang ikaw yung umaalalay talaga po, sa batang ito. Ako lang po. Kasi po dadalawa man lang po kami, yung mama niya at saka ako. So bali po, nang dahil po sa siguro iba't ibang lalaki yung gumagalaw sa mama niya. Mm-hmm. Kaya nagkaroon po siya ng mga anak. Opo. So bali, iba-iba po yung tatay po nito. Opo. Ah, okay. Kaya po hindi na po ako, sir, naghahangad po na ako ay habulin pa namin yung mga tatay nila. Kaya po ang hinihini ko na lamang po sana, sir, kung sakasakali man po, sir, ay tulungan na lang naman po ninyo ako na mapaaral ko yung mga bata, lalo na po itong si Lourdes, kasi po matatalino po talagang bata. Kaya nga talagang sa suporta. Prosigido din sila mag-aral, no? Kahit daw nga minsan walang baon. Kaya nga hindi naman sa araw-araw na may kinikita tayo, ate. So talagang hindi nila kinalimutan na mag-aral, magpasok. Opo. Eh grabe, ano nga kalingap. Haawa nga. Nakakaiyak po ng buhay po nila, yung istorya po na kanilang buhay, ate. May minsan nga po, maeskwela yan. Wala kami pambiling asukal, maingit ako ng tubig. Anak ko, parito kayo dito. Makarapi tayo. Minsan, may kape naman kami. Minsan, mainit lang na tubig. Okay na yan. Sabi ko, anak ko, pagdating ninyo, kumain na lang kayo ng madami. Mm-hmm. Sabi ko sa kanila, ayun naman, okay naman. Minsan, naawa po ako at siguro po eh, nararamdaman nila yung gutom, yung hapdi ng sikmura. Nadating sila ay minsan ay parang hinang-hina, baga po namumutla. Siyempre, pag wala tayong kain sa mga oras na yun, talagang hindi kaya ng ating katawan. Dito po ate, kumusta naman yung kalagayan nila dito sa tuwing gabi? Hindi ko po yung pinababayaan, sir. Oo. Yan po ay dinadalaw-dalaw ko rin po sila pag ating gabi. Kasi po, sir, natatakot din naman po ako kahit may tabing na ganyan po. Ay kasino naman abaga pong dukutin sila dyan. Kaya nga po. Kaya po pag ako ay nagigising ng hating gabi, nalibot po ako dito. Tinitingnan po sila. Yun po ang ginagawa ko. Mukha lang sila dito, nagbahay-bahayan lang. Po. No? Kayo po yung gumagawa nito, ate. Tulong-tulong po kayo. Po. Tulong po kaming tatlo. Si yung pundalang ni Lourdes at saka ni Jenny yung Rose. Yung Jenny Rose. Halimbawa po, ate, kung uulan po. Ay ano po, pag maulan po, ang ginagawa ko po, sir, pinapatawid ko muna po sila doon. Diyan muna sila sa bahay mo. Hindi balik akong nakaurupo lang tayo, basta wag lang kayong mabasa. Pero yung bahay niyo po, ate, talagang abot po kasi ng widening. Oo. Kaya yan po ay tuluan na rin nga ano po din yan. Mga kalingap, sirang-sira din po mga kalingap, ano? Kita-kita naman natin sa bubong. Wala pong ilan po yung anak niyo po, ate? Ay, yan po ay dalawa na lang po. Dalawa lang po sila. Elementary po parehas. Grade 3 at grade 5. Oo. So, ikaw lang po talaga mag-isa, ate, na talagang nagtatrabaho. Grabe, bilib tayo kay ate, ano? Kaya kasi nga po, kahit may mga anak na po mga siya. Yung mga kamay ko nga po, surugat pa po nung paglabada ko po, yan o. Naturutong na pati nung sundrok. So, yan po ang pinapangako niyo po, ate, sa mama po nila na ikaw na yung aalaga po sa mga anak po. Kahit ano po, sir, ang mangyari, hindi ko po hindi sila pababayaan. Kahit po hanggang ako ay namubuhay, sir, akin pa rin po sila. Kasi po wala naman po kami matatakbuhan kasi dadalawa man lang baga po kami. Kasi hindi naman natin talagang, yun nga po yung mama po nila, no? Yung kalagayan po. Hindi natin na pwedeng sabihin na binabaliwala kasi inborn naman talaga na nangyari po. Ano, na bumalik po sa pagkabata yung isip, okay, sabihin natin wala sa tamang pag-iisip po yung mama po nila. So wala pong kakayahan para itaguyod po itong tatlong anak na ito. Kaya andito po si ate para umaalalay po mga kalingap. Kaya ayun po ang kanilang hiling po, ate, sa Team Kalingap po, no, yung mga bata na ito, na sana daw matulungan po sila sa bahay nila at sa pangaraw-araw. Ano po? Yun po, sir. Ranas niyo din po, ate, na minsan po na talagang kapos po kayo. May minsan nga po, sir, nakikipagkapasan ako dyan, kasama ko siya, yung dalawang bara babae po yan, nakikipagkapasan kami, nagpapaaraw po kami ng gapas,
tulong-tulong po kami pag nagpapagapasan po. May minsan naman po, may nagpapagapas, walang ano, pera. Walang binibigay man. Bigas na lang po ang binibigay sa amin, palay. Kami na po ang nagpapakiskis ng palay. Ay, grabe naman. Minsan nga po ay, pag may nagbabaggage dyan ng ano, nagpapabaggage dyan ng palay. Hati-hati kami tatlo sa isang kabahan. Minsan nakabuhat kami ng mga limang sako. Yun po, nagkakaroon kami ng pagkain. Bale, nagtutulungan na lang po kayo, ate. Grabe na mga kalingap. Saludo kami sa ganito pong tiya. At talagang matulungin po sa kanya mga pamangkin, mga kalingap. So, tinuturing na po niya ng mga sariling anak na po, ate. No? Kasi anak ko na rin po yan kasi. Kawawa din po ano, kung maabandon na, kung sino po ang... So, noon po, saan po sila nakatira noon? Ay, dati sa, po, sa South Road po sila. Sino po ang tinitirahan po nila doon natin? Bali po, nasa school site po sila dati noon nakatira. So, bali po ngayon, doon po sila nagkaroon ng kalbaryo yung ano. Mas matindi po ang dinanas po nila doon. Kasi po, nagmistula po sila doon na nakatira sa banglat ng parang banglat baga po ng baboy. Ay, kawawa naman. Kasi mas masahol, mas maganda pa nga po itong kubo-kubo na ito nila kasi doon sa tinirhanan po nila. Kasi po pag umulan doon, ang bubong na po nila, pag ano na po, imbis po, pag ano, ang bubong, pag ano so, na po. So pag umuulan, naiipon po, buhos po sa gitna. Kaya po sila natutulog sa pag ano na po nung bahay. Kaya po yan ay kinuha ko po doon at natakot din po ako at baka sabi ko ay malaki-laki na po yan noon ay nag-iedad na po yan ng nasa 10 years. Kinuha niyo po sila dito. Ko na po yung dalawang babae agad at baka sabi ko po ipakialaman pa po siya yung mga... Siya nga po, no? Yun ang pinakadelikado ano po, lalo na mga babae mahalang po. Mahalang ang kaluluwa. Oo. Kaya grabe din pala pag matutulog sila dito ate. Nakasandal po yung paa dito, nakapatong po. Nakasangat po dyan. Oo. Pag ano nga po ay wala po akong makuha pang kahoy. Ay, ito po kasing higaan na lang yan. Hiningi ko na lang po doon sa karatig bahay namin. At sabi ko ay kawawa naman ako yung pamangkin ko. Ay mabuti nga po at pinakinggan naman ako. Binigay naman po sa akin. Tapos minsan daw na kumukuha daw ito ng pako. Tsaka yung masipag po yan si Odisa. Na masipag po yan. Nag-ano po yan. Minsan pag may nagpapatinda po sa kanya ng... ay skindi, o kaya ay yung pako na yan, talbos gabi, yung talbos mong kanggos na ganyan. Minsan po ay nagtitinda po yan. Sabi ko, sige na anak, ako na lang ako ang mag-arrangement. Kasi po hindi po sila marunong mag-arrangement. Yun, sila na po ang nagtitinda. Kung ilan po yung mabinta nila, kanila po sa yun. Kanila po, no? Pambaon-baon nila. Ate, ano pong masasabi niyo? Anong mapapayo mo dito sa magkapatid na ito? Ay, ang... Siyempre, ikaw po ang tiya at nakakaalam sa kanila. Ang payo ko lang po sa kanila, sir. At wala naman po silang maayos na, ano, na tagapagpayo, magulang, kundi ako na lang po. Ang payo ko lang po sa kanila, sir. Kahit ano pong hirap namin na pagdaanan, basta po sama-sama kami at mag-aral sila, yun lang po ang gusto ko sa kanila. Ang gusto ko po sa kanila ay magpagpatuloy yung pag-aaral at para hindi na po nila pagdaanan yung ganito pong buhay na pinagdadaanan nila sa ngayon. Kaya po ako ay humihingi po ng kaunting tulong po sa mga nakikinig po na kung maaari naman po ay tulungan naman po ninyo ako na yung akin pong mga pamangkin ay maitaguyod ko po ng maayos. Kasi po mahirap po pag ako po ang umalis at nagtrabaho po ako eh. Kakaawa naman po, wala sa kanila mag-aasikaso. Yun lang po, sir. Marami pong salamat. Po. Salamat po, ate, sa pagtulong niyo po ito ano, sa magkapatid na ito. Dahil kung wala din po kayo, siguro po, talagang hirap, no? Mahirap po talaga. Kaya nga po, ay hindi ko nga po yan iniiriwanan. Kasi yun po ang problema ko, sir. Hindi ako makatrabaho ng pang-araw-araw. At sino magluluto sa kanila kaya pagtanghali? May una-una na, may dalawa rin po akong maliit pa na nag-aaral. Ay, sino po mag-aasikaso doon sa dalawa kong anak? Ay, kundi po, tinutubos ko na lang din po sila. Inaasikaso ko na lang din po sila para sabay-sabay sila. At kung minsan po, nung iniasa ko po yan doon sa nanay niya, Diyos ko, almusalan po, tanghalian, wala. Grabe. Kaya po ako na po ang nag-aasikaso sa kanila at yung mga bata po, ako sir ay awang-awa. Sobra po ang pinagdadaanan ng mga batang yan. Ang hingi ko lang sa mga batang yan na, sir, ang gusto ko lang po sa kanila. Ayusin nila ang pag-aaral nila hanggat ako'y nabubuhay, hanggat ako ay nandito pa sa piling nila.
Kasi pag ako ay wala na, maaalaala din nila ako na. Kung hindi dahil kay tita, hindi kami mahiging ganito. Ang sama po sa loob, sir, pag naalala ko yung mga pinagdadaanan namin. Magtitiya. Halos laitin kami, sir, ng mga karating bahay namin. Grabe. Nandiyan, sir, yung sinasabihan kami ng mga mababang uri lang kayong nandilalang. Wala kayo ditong puwang. Yung mga batang yan, mga bastardo. Bastarda. Sir, kahit naman po ganyan yan, mga batang yan at ganyan ang pinagmula nila, hindi ko yan maitatatwa, hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kaya ang hinihingi ko lang, sir, sana po ay magsuportahan naman yung mga batang yan para mawala man po ako ay maayos ang buhay nila. Grabing hirap pala po ate na kahit po sa ganito yung sitwasyon niyo po, no? Ganito kahirap ng buhay. Pero meron pa pala talagang may masasabi pa pala yung iba. Oh, di ba po? Totoo po yan. Kasi po kung kailan po kami lalong naghihirap, doon lalong nila kami dinadam. Sabi ko'y okay lang yan mga anak ko. Mga mahalaga, hindi tayo sa kanila nangihingi ang mahalaga. Kumakain tayo ng maayos na hindi galing sa kasamaan. Tama, tama. Kahit patawanan nila tayo, kahit pa tayo gumapang, at least kako hindi tayo nagagasa-gasa sa kanila. Okay lang yan mga anak ko. Kaya mag-aral kayo. Para sa inyo din yan. Sabi ko po sa mga batang yan. Kaya sana anak ko, hindi sa kayo ni Sili, kayo ni Bernie, ayusin ninyo pag-iiskwila ninyo anak. Wah! Sabi ko sa inyo, kahit tayo naghihirap, kahit walang baon, go lang kayo. Makakaraos din tayo, mga anak ko niyan, kahit pa tayo ay naghihirira. Ayoko mawala yung mga batang ito sa akin, sir. Anak ko na rin ito. Ayusin mo lang, anak mo. Malapit ka ng mga tabi. Ilang taon na lang, ha? Huwag mo nang maasawa. Basta magkaroon ka lang ng maayos na buhay, okay na ako. Yun po ang pinapangarap niya po sa kanya, ate. Oh, no? Oh. Na sana huwag niya ding maranasan yung naranasan po ng kanyang magulang. Yan po ang hinihingi ko sa kanila. Maging maayos man lang ang buhay nila, magkakapatid. Okay na po kahit sila ay magsulo na sila, kung kaya na nila ang buhay nila, okay na po yun sa akin. Ang ayoko lang po na maranasan nila yung pinagdadaanan nila ngayon pag sila ay nagkasarili na ng pamilya. Mahal na mahal ko po ito sa mga batang ito ay... Kahit ito ay walang ama, walang maayos na nanay, okay lang po sa amin yun, basta kami sama-sama. Gusto ko mawalay sila sa akin, meron na silang maayos na buhay, marunong na sila sa buhay nila, kaya na nilang ipagtanggol ang sarili nila, hindi na sila kayang sika-sikain ng kahit sino. Nang hindi na nila pagdaanan itong mga ganitong pinagdadaanan namin. Sa totoo lang, sir, hindi ko hanggang ngayon, hindi ko halos matanggap na ginanyan yung kapatid ko. Kasi, sir, mula nang ako'y ianak, isang taon at isang buwan at pitong araw pa lang po ako nang inianak ni mama. Dadalawa po kami magkapatid na matay ang mama ko. Kaya po, dadalwa po kami magkapatid. So, ikaw na din yung nag-alaga? Po, ako na po halos ang nagsasapir ng mga nangyayari sa buhay namin magkapatid. Ako yung...
Ako yung nangangalaga ngayon ng mga kahayupan nila na ginawa sa kapatid ko. Sana po, ano? Kung paano miniingat-ingatan yung kapatid mo noon, di ba po ate? Kasi ganun po ang sitwasyon. Opo. Pero ganun po ang nangyari ate. Pero bahala na po sirang Panginoon sa kanila. Panginoon na pong bahala ate. Hindi po naman po sila hinahangad na ako'y gumanti pa. Humingi ako ng katarungan kasi hindi ko po kayang gampanan, sir. Kasi kapos nga po kami. Ang hinihingi ko lang, sir, maiangat ko man lang sa buhay itong mga pamangkin ko. Para kahit papaano, kahit ganyan po ang buhay nila, namin, maipapakita ko rin sa kanila na maiangat ko man lang yung mga bata ng maayos. Nang marangal po ate. Opo. No? Kahit po sa paanong paraan, huwag lang po galing sa masama. Hmm. Kaya lang po, sir, kung minsan baga po, siyempre nasama, baga po ang pakiramdam ng natin. Hmm. Kung minsan po ay nagtitiis po yung mga batang yan, nagtitiis kami, naku, manglugaw na lang tayo. Wala tayong pambiling ano, wala tayong pambiling ulam, magtuyo na lang ako tayo, kaya manguha kayo ng kahit anong dahon-dahon dyan, lagain natin. Hmm. May asin bitsin lang, okay na yun. May minsan nga po ay naiskwila itong mga batang ito. Asin at tubig. Kaya nga po daw, naasin na lang po yung ulam po nila. Po, madalas pong mangyari yan sa kanila. Grabe. Lalo na po, sir, kung ako ay wala. Maghahanap buhay ako, dumidiskarte ako. Yun lang po, sir. Ayan. Salamat po ate. No? Si Lourdes, anong masasabi mo kay tita mo? Maraming salamat po, tita, sa mga ibigay mo tapos sa amin, sa pagtulong sa amin. Mahal na mahal. Kaya sa itong pangyari, ako hindi ko kayo pababalaan. Umayos lang kayo. Ano mo naman baga anak ko, kahit minsan hindi ko kaya pinabayaan mga kapatid mo. Basta magpatuloy ka lang anak ko ng pag-aaral, ayos na yun. Pagkatapos ka man lang. Grade 6 na po siya ngayon ate. Opo, graduating na po yan ngayon. So ano bang plano niyo po sa kanya ate hanggang sa... Hanggang makatapos po siya ng course na gusto niya. Andiyan po kayo tutulong po, ano? Pagsisikapan niyo po. Opo. Hanggat ako ay buhay, hindi ko po sila iiwanan. Ayan po ano. Ayan po ate, andito na po kami ang Team Kalingap, ano? Si Kuya Mario, ang una po naka-scout po sa inyo. Kaya... andito na po kami, tutulong po sa inyo ate, no? Para din masuportahin itong mga batang ito. Kaya salamat po ate sa iyong kabutihan po para sa mga pamangkin niyo po, no? Opo, salamat. Talagang ramdam namin yung pagmamahal niyo po sa mga batang ito. Kaya ayun, salamat po. Opo, maraming salamat din po, sir. Kay Team Kalingap Rab po at saka kay po kay Sir Rowel Malalag. Opo. Saka po kay Sir Mario. Yun. Sir Mario at kay Sir Balmatubang po. Marami pong salamat po sa inyong lahat. Maraming pa po sana kayong matulungan. Yun po ang hinihingi po, sa inyo sa lalong sa ating Panginoon. Sana po ay bigyan pa po kayo ng kalakasan at mahabang buhay at kalusugan, magandang kalusugan para po sa mga matutulungan niyo pa po. Marami pong salamat. Yan, salamat po. Ano pangalan niyo po, ate? Maribel po. Ate Maribel. No, yan po mga Kalingap, talagang nakikita natin kung gaano po niya kamahal yung kanyang mga pamangkin. Kaya saludo po kami kay Ate Maribel. At dito naman po sa ano, mga kapatid po mga Kalingap. Meron po tayong dalang groceries po ngayon. Dito tayo, Lourdes, no? Ay po ate, binihal po namin sila ng groceries ngayon, ano? Ay maraming salamat para po. Para may, ano po sila dito, may konsumo po. Matagal-tagal na rin po nila yan magagamit. Kaya nga po, dyan pa rin sila luluto. Opo, dyan po. Hirap. Gagawan ko pa nga po yan ng ano, ng bubong-bubong para naman po pagluluto nila, hindi nadudumihan. Kaya nga.
So ayan po, no? Ayan, Lourdes, anong napipil mo ngayon? Ano bang naramdaman mo ngayon? Masaya po. Masaya kayo? Ayan, may dala kami ditong groceries sa inyo. Ayan. So ayan, may bigas din po tayo, mga kalingap. So ayan. So itong lahat ng ito, Lourdes, ay para to sa inyo, no? Para may konsumo kayo. Mayroon kayong masasaing. May mainom kayong gatas. Ayun yung gatas na malaki. At di lamang yan, mayroong mga groceries ito, no? Siyempre, may pang ano tayo dito, yung mga panligo nyo, no? Mga shampoo, sabon. Yan, buksan nyo po yung isa, buksan nyo yung isa. Kain kayo ng biskuit dyan, may mga biskuit. May mga kape. Ayan, ano? Masaya ka tayo? Ha? Masaya ka? Ay, grabe. Anong masasabi mo? Salamat po. Maraming salamat po at meron ako mga kakain. Maraming salamat po. Anong maipapapangako mo kay tita mo? Ang papangako ko lang po kay tita ay magtatapos po ako ng pag-aaral. At para po magtulong ako kay tita. Katulong ka din sa kanya. Grabe. So ngayon, nararamdaman nyo ba na andito si mama nyo? O wala? Mukhang wala na kayong mama. Pero andyan man si tita nyo, di ba? Ginagawa na kayong mga... bali anak niya, no? Talagang emotional din si tita mo, no? Ramdam din niya yung kahirapan, di ba? Kaya saludo kami sa tita po nila Lourdes, mga kalingap, no? Kaya ito, mga kalingap, paunang tulong po natin para sa kanila. Ayan, para may ano sila dito, may kape dito. Yun, magkakape kayo? Ha? Yun, may mga noodles dito, mga kalingap, ayan, no? Marami-rami po yung nadala po natin ng mga groceries at may mga dilata po. Ayan. Ito, mga kalingap, at mga biskuit. Si Generous, anong masabi mo, Generous? Salamat po. Saya ka? Opo. Ha? Anong mensahe mo kay tita mo? Anong masasabi mo? Salamat po sa pag-aalaga po sa amin. Nanginginig pa si Generoso, no? So ayun, mga kalingap, salamat po, no? Dahil po sa inyo nagkaroon po tayo ng sapat po na budget po, mga kalingap, para makabigay tayo ng ganitong tulong, no? Dahil po sa inyong panonood po, mga kalingap, kaya marami po tayo natutulungan po, mga kalingap, kagaya po ng pamilya po ni magkapatid po na Lourdes, Generoso, tsaka Bernie. Kaya ayun, sana po, mga kalingap, no, matulungan po natin itong magkapatid na ito, no, ng sa kanilang konsumo, 'di ba? At sana po may tutulong po para sa kanilang pag-aaral, mga kalingap. And yung importante dito ay yung kanilang tirahan po, mga kalingap. Eh, talagang napakadelikado, lalo na po ito sa magkapatid po na babae po, mga kalingap, ano, kasi malalaki na din po at delikado po yung kanilang tinitirahan dito ngayon. So abuti na lang po andiyan po si Ate Maribel. Na tumutulong din po, ano, kahit tulog po sila, mga kalingap, pero sa Ate Maribel po nagmamasid po dito sa paligid po nila. Kaya ayun, mga kalingap, sana mas matulungan po natin ito, ano, yung pamilya, yung magkapatid na ito. Thank you po kay Kuya Mario dahil ani-reaper sa atin. Nakilala po natin, nalaman po natin yung buhay po nila. So ayun, Lourdes, para sa inyo ito, ano. So kayo na bahala dito, may bigas tayo dito, may pang-ulam-ulam. So, ayan, syempre may ibibigay din ako sa inyo, Lourdes, para may pambaon-baon kayo, no? Para bukas, mapasok kayo bukas. Ha? Lunes na. Ito, may ibibigay ako sa inyo. Ito, 1,000. Ha? Ikaw na bahala dyan, anong bibilhin mo para sa pambaon nyo, para sa mga kapatid mo. Masaya ka? Opo, sobrang saya po.
Salamat po din sa binigay niyong pera, malaking tulong na po. At saka po din sa mga bigas po, tapos mga groceries. Ayan mga kalingap, no? Basta ano lang, huwag niyong kalimutan yung pag-aaral niyo, ha? Yan lamang yung tanging maipapamana ni tita niyo sa inyo, di ba, yung pag-aaral niyo. At syempre, maging mabait lang ng bata, no? At mag-iingat kayo palagi, di ba? So, ayan mga kalingap, no? Salamat po sa inyong lahat. At sa mga gusto pong tutulong dito sa pamilya, sa magkapatid na ito, maraming maraming salamat po mga kalingap, no? At sana, ulit po, makakabalik pa tayo dito ulit mga kalingap. Kung may mga tulong na dumarating, bibigay po natin dito sa magkapatid na ito mga kalingap. Maraming salamat po. Ayun, Lourdes, maalis muna kami. Generous, okay lang kayo? Ha? Oo. Bye-bye po. Oo, ingat kayo dito palagi, ha? Ayun, anong masasabi mo sa mga nanonood ngayon? Papasalamat ka. Salamat po sa mga lahat ng nagtulong. Oo, sa mga tumutulong at sa tutulong pa. Ayun, si Bernie. Masaya ka? Oo. Oh. Yun. Anong message mo sa kanila? Maraming salamat. Yan. Kay Kuya Mario, anong masabi mo kay Kuya Mario? Salamat po. Oo, salamat po. So, ayun mga kalingap, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no? At siguro po, dito na lang siguro magtatapos ang ating vlog dito sa magkapatid na ito mga kalingap. And abangan nyo po ulit ang ating muling pagbisita dito mga kalingap. Ha? Maraming maraming salamat po. At thank you din po kay Kuya Mario, Mario's Vlog mga kalingap, no? Sa pag-refer po sa magkapatid na ito. At ayun po, thank you so much po sa ating mga viewers, no? Sa mga tutulong at sa mga handa pang tutulong mga kalingap. Welcome na welcome po ang lahat, no? Kaya, ayun, Lourdes, alis muna kami, ha? Ingat kayo dito palagi, di ba? Oo. Generous, yun mga kalingap, grabe. Like, subscribe now, and press the bell icon. Thank you for watching.